Okay, update tayo sa BTC para sa Monday, no? Basically, medyo kailangan natin abangan ang Monday kasi yung spot ETF ano na, no, approve na. So, yung mga siguro mga na-late sa nung Thursday ata yon, o basically Wednesday, Thursday, Friday siguro mga na-late, ito yung mga malalakas na move to, no? Mga malalakas na move to nung pagkalabas ng ano ng BTC spot ETF, no? Kailangan natin mag-prepare in case mag Monday, no, para sa potentially mas volatile na move. Hindi natin sure, baka tapos na yung pinaka-volatile move dito at ma-expect natin at least mas medyo volatile ang galaw sa Monday kumpara dito sa mga to, no, itong mga to. Okay, marami tayong pag-uusapan. Hindi ko na nalista, baka makalimutan ko yung mga pag-uusapan natin dito, pero try natin umpisan. So meron tayo sa move ngayon. So punta tayo sa ano, sa current move ngayon. Meron tayong medyo impulsive move to the downside dito, no. Mapapansin natin ang volume natin mataas sa pagdump na ito, no. Wick up or basically push up with high volume pero nag-reject tayo with decent volume pa rin, no. So nag-aaron tayo ng some sort of impulsive move. Makikita natin ang candles natin dito at candles ng red dito, or basically dito sa mga area nito, no, competing tayo ng 4 hours, medyo mas malaki yan, no. Yan. Medyo mas malaki ang move dito. Itong mga to, yan. So clusters of red volume to, no. Which is nag-indicate na medyo malakas ang bearish power, bearish dump, no, ng labasan. So kung titingnan natin to sa impulsive theory, so meron tayong ano, no, yung matagal nating tinitA kasi ano to, no, almost lagpas 1 month to. Na at some point, hindi lang natin sure kung saan. So ito, hindi natin sure kung ito ba yung fifth wave, hindi ba natin, hindi natin sure kung second wave lang ba to then magdadump. Hindi natin sure yung kasunod yung higher high, eh ito na ba yung final push to the upside, tapos ito magdadump na, tapos magkakaroon naman tayong final push to the upside, no. So medyo mahirap mabasa ang fifth wave, no, lalo na kapag ending diagonal. So meron tayong ending diagonal of some sort dito, no, ganyan, or pwedeng ganito na ganyan, tapos sa ilalim meron tayong pwedeng ganito, pwedeng ganyan. So lagay lang natin, no, ayan, pwedeng ganito, yan, no. So madalas kapag meron tayong mga leading ending diagonal, sorry, ending diagonal, meron tayong ano, 5 moves dito sa loob. So gagawin tayo ng some sort of corrective move dito mula dito sa pinakataas. Now, push up, corrective move. Then 5 waves sa loob. Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. At isa to sa mga final pushes to the upside na highly likely na final push to the upside na kung ending diagonal to. Okay? Kung ending diagonal lang, hindi ko sinasabing magdadump na tayo na matindi. Okay? So alisin lang natin to, no. Kusan, mapapansin natin kung saan yung pinaka nagsusuport sa ngayon. Ito, tatanggalin natin siguro. Candle closes ata yung inaano niya, tinatry niyang isundan. Hindi natin sure. So alisin ko na rin to. So maraming ano, maraming basa dito or maraming drawing dito na pwede nating gawin, pwedeng parallel channel lang na ganito, no, na ganyan. Tapos ganyan, oh, basically baka balikuto, baka most likely ganyan. No, parang ganyan yung itsura, pwedeng ganyan lang rin yan, no. Pero di natin ma-ignore yung fact na pwedeng magkaroon ng ending diagonal dito. So marami beses natin pinag-usapan tong ending diagonal na to, no, na nagkakamali rin tayo ng basa. Minsan nagiging minsan ito yung mga una nating basa, no, ganyan yung basa natin, yan. Tapos so mapapansin nyo magkakamali tayo dyan kasi medyo mahirap i-point out ang ano, no, ang potential ending diagonal. Kasi yung ano niya, yung diagonal line niya, iba-iba yung prices niya, no. Iba yung price nito, ito. Tapos meron pa palang isa pa palang push to the upside. So sa impulsive theory, meron tayong 5 waves dito, no. Meron tayo. Mula dito sa pinakailalim, meron tayong some sort of leading diagonal, 2. Basically dito yung 3. Meron tayong some sort of 4 dito, 4, then 5. Kung saan man to, either dito o dito, pero most likely dito kasi ito yung higher high. Okay? So sa rules ng impulse wave theory, after ng 5 waves dapat magkakaroon tayo ng minimum correction dito, minimum correction na ABC correction, sabihin natin 1, 2, 3. Hindi natin sure kung gaano kalalim. Kung ganyan ang gagawin, most likely ang sunod na susundan yan is 0.5 hanggang 6.18, ganyan, no.
So meron tayong mga levels dito sa 35k o basically hanggang dito sa 32,200, no, kung babagsak tayo, no. Hindi natin sure eh ng mga primary targets ng correction kung babagsak tayo. Okay? So titingnan natin, meron akong papakita sa inyo VPVR, no, volume profile na pinapakita ko na saan ang pinakamalaking trades or kusang marami ang nag-trade, no. So VPVR, ano bang gamitin natin to? Paano natin babasahin to? VPVR, meron tayong point of control dito sa 43,600 area. So possible na pwede pa tayo mag-push to the upside dito. So itong VPVR, no, kung saan lang to pinakamaraming nagte-trade ang mga tao. At mukhang ito, no, mapapansin natin yung start ng ano ba tawag dito, parang VPVR low ata to. Hindi ko sure. Pero dito natin makikita kung saan yung ano, no, yung kung saan tayo nagsusuport sa ngayon. Nakalimutan ko na tawag dito, eh, no, pero parang ito yung secondary highest volume bago tayo magkaroon ng drop off na ganito, no, magkaroon tayo ng drop off ng volume kung saan wala na masyadong nagte-trade. Ibig sabihin, kapag wala nang masyadong nagde-trade dyan, para tong mountain, no, na kunwari may mountain tayong ganyan, o ganyan yung itsura ng mountain, no, kunwari, tapos mayroon kang bola, may bola ka dito, tinulak mo yung bola pataas, mahirap umangat yung bola, no, mahirap umangat. Pero kapag na-reach tayo dito sa mga area to at andi dito na siya, madali nang mag-roll pababa yung bola. So in terms of price, no, kung sabihin natin nag-breakdown tayo sa peak of the mountain na to, peak of the mountain dito, at pati ito nabagsakan natin, bumagsak tayo below dito, eh most likely yung slope nito pababa, no, wala na masyadong nagte-trade dito sa mga area to, at possibly baka bumagsak rin tayo. Kung ganun ang gagawin, no, tingin tayo ng iba pang VPVR. Meron pa dapat ng isa pa, eh. Taka lang, ha. Hindi ko alam kung paano mali to. Alisin muna ulit natin ng ano ang RSI natin kasi free lang tong ano ko, tong trading view ko. So VPVR. Maraming ano, eh, maraming types of VPVR, no. Ato, mas madali makita. So sa VPVR natin dito, so mula ano to, na no? mula dito yung measurement nito, basically itong some sort of box na to. Yan, itong box na to yung measurement. So sa lahat ng ano, ng volume profile nito, ang pinakamalaki eh itong, lagyan natin ng horizontal ray. Itong level na to ang pinakamalaki. Ang sumunod ito. At sumunod ito, no. Yan. Mapapansin natin kung nasaan ng mga malalaking type of basically kusan yung mga resistance or mga support, no. So actually dito, kung titingnan natin dito, ang dami nating beses nag-wake up dito, no. Wake up. So hindi nga lang siya ganun ka-perfect, makikita rin natin kusan pinakamalaking break at pinakamalaking isa pang break, no. Breakout, breakdown. No, hanggang sa mag-ano tayo, mag-consolidate para mag-break ulit, no. Mapapansin natin yung ganung klaseng move ng VPVR. So ganun din dito, no, meron tayong some sort of resistance dito sa area to. Some sort of resistance. Binrek natin with high candle or strong candle. Then nagre-retest tayo hanggang sa bumagsak ulit tayo. So nasa ano tayo, no? Isa sa mga final support tayo sa VPVR at least. Pero syempre may mga mini levels pa dito, no? Yan, eto. Yan, mga mini levels dito. So pwede natin ma-expect dito sa mga area to, pwedeng mag-support pa rin dyan, ha? Okay, gusto ko lang i-point out, no, na nagte-trade tayo mismo dito at medyo nahihirapan tayo mag-bounce. Okay? Medyo nahihirapan tayo mag-bounce, ha? Okay, so alisin mo natin tong VPVR. Balik natin yung mga kalokohan natin dyan. Yan, alisin natin to. So meron tayong 5 waves dito. Meron tayong base dito, yung medyo maasim kong base, na baka meron tayong ABC correction lang dito. Burin natin lahat to. Yan. Nangangalabasan. So last time, no, i-explain ko sana, no, bakit may 5 waves dito. Dapat impulsive yun, no. So mukha siyang impulsive pero may mga impulses na nasa C wave, no. So meron akong maasim na type of prediction dito na hindi lang ako yung nakakapansin neto, pero mas
mas maingat magsabi or magsalita ang mga YouTube influencers sa idea na to, kasi syempre kapag malaking influencer ka, ako okay lang sa akin kasi maliit lang tayo sa YouTube, yung channel natin maliit lang. Pero siguro kahit sa future, ito pa rin yung i-point out ko. Pero sa mga malalaking influencers, pangit sa ano yun sa channel nila yun, at kinakalabasan kapag pinag-usapan nila ang malaking bearish move na ganito, eh most likely ma-flame sila, no? Or baka maraming magagalit sila sa kanila, no? So okay lang sa akin kung magalit kayo sa akin, no? kung may nakikita akong bearish move dito, papakita pa rin naman natin. So para medyo mag-balance out, lalagyan natin ng mga idea of bullishness, no? Kasi hindi naman lagi lahat ng mga basa nating bearish lahat magiging bearish. May mga times na mag-aamali tayo diyan. So pinapakita ko rin yung perspective ng mga bulls na itatry natin, no? So ito, pinapakita ko yung perspective ng bears, which is admittedly mas bias ko sa ngayon, na mag-aaron tayo ng malaking dump, at least man lang, no? At least man lang dito, at least diyan lang sa mga area to. Ito muna, no? Ito muna ang pinakaunang target diyan ng kalabasan dito sa mga area to, or basically dito sa maliit na box na to, no? Yan. So dito sa mga area to, or pwedeng dito sa mga area to. Pero kapag bumagsak tayo below sa 31k, doon natin mapag-uusapan tong C wave, okay? Pero ito na, meron tayong 5 waves dito na makikita natin dito, 5 waves. Meron din dito 5 waves, pero ano to? 3 waves lang to. So ibig sabihin meron tong 1 2 3 na type of movement, which is hindi magandang sign yun, kasi kapag meron 3 waves lang dito, ibig sabihin meron tong paparating na malaking wave, kasi dito meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. So meron tayong tinatawag na zigzag correction na ganyan, no? Zigzag correction. So paulit-ulit lang to, no? Medyo recap lang to. So kakalabasan after neto, in case na mag-break tayo dito, magkakaroon to ng 1, 2, 3, 4, 5 na baka lower low to, most likely, kapag na-break niya tong wave na to, no? Kasi A wave to maliit, small A wave, small B wave, at small C wave to. Okay? So potential lang yan, potential. Pwede rin kasing maging first wave, second wave, at ito may third wave tayo dito. Pero syempre hindi tayo lahat magpapump or magdadump, no? Hindi lahat ganun. So at some point magdadump dapat to. Kaya natin pinag-uusapan, aalisin ko tong mga drawing kong to, no? Yan. Aalisin natin to. Basically ito, no? Yan. So possible na maging first wave, second wave, third wave, fourth wave, fifth wave to papuntang ATH, kung hindi tayo babagsak below A wave, no? Or basically one wave yan. Ito, one wave, no? Dalawa ang base dito, either one wave or A wave. So bullish at bearish yun. Para masabi natin confirmed ang bullish, kailangan hindi tayo babagsak below 31k. Okay? Para ma-confirm natin na A wave lang to, kailangan bumagsak below 31k. Okay? Doon yung rules natin. Okay? So ayun lang ang pinaka rules natin kung saan tayo magsa-side. Sa ngayon, since nasa above tayo ng one wave, nasa above tayo ng 31k, bullish tayo. Okay? So ang pinaka kailangan nating bantayan dito ang retracement ng paparating na move na to. Kasi mukhang ano to, no? Masyadong mataas yung week nito. Yung week up nito, tapos na push down lang. Sa daily makikita natin isa sa mga biggest red candle to. Biggest red candle to, no? Sa lahat ng pump na to, mula dito sa pinakailalim na to, biggest red candle to. At maraming engulf na mga bullish candles to, no? Sa isang day na to, na-engulf niya lahat tong mga to, no? Na-engulf niya lahat tong mga to. Baka kasama, ito hindi pa siguro kasama to, no? Pero lahat ng mga to na-engulf niya. Okay? Which is nag-iindicate na malakas na bearish pressure yun. Okay? Titignan rin natin sa volume. Titignan rin natin sa volume ang pinakamalaking volume so far ito, no? Itong FTX crash. Ang sumunod na pinakamalaking volume na sabihin natin red or green dito sa mga area to, dito sa pump na to, at dito rin kung ito yung start ng ano, no, ng some sort of continuation or basically reversal, start ng reversal, malaking volume. Etong area to na kukumpara niya dito yung volume niya,
yung dump niya dito, nakukumpara niya dito, no, sa start ng reversal. So hindi ako magugulat kapag nag-reverse to bigla na matindi. Okay? Hindi ako magugulat kapag nag-reverse na matindi kasi malaking red volume to, kukumpara natin sa malaking green volume na to. Almost pareha sila. Okay? So ando doon yung idea na meron tayong potential na mag-drop. Okay? So pupunta tayo ng 4 hours saglit. Alisin natin ang volume natin. Yan, volume. Tignan natin sa impulse wave theory, meron tayong actually hindi natin makikita na maayos siguro sa 1 hour. Meron tayong 1 2 3 4 5 of some sort dito. Tignan natin. Gamitan natin ang Fib extension mula dito hanggang dito, papunta dito. Oh, actually hindi ito third wave, no? So ito ang ito pala ang third wave. Oh, ito pala ang third wave, makikita natin 1.618, no? At ang kinakalabasan, meron tayong potential na first wave, second wave, third wave, at ito medyo mahabang fourth wave at paparating na fifth wave. So dito nag-short ako, nagbabaka sakali lang ako, problema lang medyo delikado yung short ko dyan, masasabi ko delikado yung short ko dito kasi after neto mag fourth wave, babagsak na lang to na maliit na kalabasan. Okay, ayun yung idea, pero pwedeng lumagpas-lagpas yung bagsak niyan, hindi ko sure, no? May mga times kasi kapag mapapansin natin, hindi na masyado umaabot ng ano ng mga retracement targets ang pagdump or ang pagpump, no? For example, ano ba magandang example dito? Kaso 1.27, next time natin baka mahirap mahanap yun, eh. Pero papakita ko lang, no? So meron tayong second wave, third wave, fourth wave dito. So ang fourth wave dapat 0.236 hanggang 382. Madalas ang target niya 382. So kung titignan natin from 2 hanggang 3, lagyan natin ng ano ng fib retracement mula dito hanggang dito. So nagte-trade siya around 236, pero hindi pa siya nakakaabot ng 382, no? 382. So isa sa mga importanteng levels tong 43500 na to, no? Makikita natin kapag zoom out tayo, 43500 area, doon tayo banda nagkakaroon ng support and resistance, no? Basically, kung babalik ko yung VPVR natin, tingnan natin, saglit ha. Alisin lang natin to. Kung babalik ko yung VPVR natin, VPVR, ito, kunwari. Ito yung start ng ano, no? Ito yung start ng pag-slope up, no? Pag-slope up, no? At andi dito rin yung highest highest trading volume, or basically kung saan siya nagte-trade around, na tipong malakas ang mga traders gumalaw dyan or mag-trade basically. So makikita natin tong some sort of box na to, no, na ando dun lahat ng mga candles na to, ando dun lahat ng mga candles na to, ando dun lahat ng mga candles na to, at dun din natin makikita yung mga strong breakout, strong breakdown, strong breakout, strong breakdown, no? So, ando doon yung ano yung area na kung saan pwede tayo mag-reject. Kaso medyo sa yung sinasabi ko, no, nag-short na ako dito, medyo maaga yon. Medyo maaga, or basically pwede na rin natin masabi arguably late, no, kasi inaabangan ko yung ano, yung potential bounce nito. Kaso parang masyadong mahina yung bounce nito, no. So sa naiisip ko, baka dito na talaga yung area of resistance na pwede nating masabi. Kasi kung titingnan natin sa VPVR din, no, madalas sa start ng ano, sa start ng some sort of ito, no, yung mga maliliit na volume na to. Ayun. Kung titingnan natin, dito siya nagsusuport. Ayun. Dito siya nagre-reject. Madalas yung start, yung maliit na to, yung mga nag-ano, no, ganito, no, ganyan. Ganyan, ganyan, ganyan. Yung mga dito sa mga part na to, madalas ayun ang start, or dun yung nahihirapan mag-start, try i-break, no? So eto, no, for example dito rin sa mga area to, no, actually dapat dito, no, ito yan, makita nyo to yung maliit na pinakamababang to, dun din siya some sort of nagre-reject sa ngayon. Makita natin meron tayong ginagamit natin to as support, ito support, ginagamit natin to as support dito hanggang sa nag-breakout, breakdown, break above, then retest hanggang sa nag-dump, then breakout ulit dito. Ganon din dito, dito rin tayo nagre-reject, dito rin tayo nagre-reject, dito naman tayo nagsusupport, no? Maraming ano, kaya medyo mahirap mabasa to kasi maraming levels na pwedeng basahin.
pwedeng dito, pwedeng dito, pwedeng dito, pwedeng dito. No, kaya medyo mahirap mabasa ang mga ending diagonal. Okay? So ay lang yung point ko, no. Medyo nasa delikadong area tayo kasi pwede pa tayong mag-push up higher ng onti pa para sa 43,500, no? Or basically baka pwedeng higher targets pa na baka dito pa. Sorry, excuse me, i-retest. Sa 44,200 area, meron tayong maliit na order block dito, no? Order block. So sa 4 hours, meron din tayong order block ngayon na ginagawa dito. Ito. Ito yung magiging order block na yan. Okay? So ang kakalabasan, kapag nag-breakdown tayo dito, medyo mahirap nang makabalik pataas. Okay? Pag nag-breakdown tayo, medyo mahirap na makabalik pataas. Napapansin natin yung mga order block na yan dito sa hanap tayo, ha? Ito, ito mga ito, no? Puro order block to, no? Order block to. Breakout, tingnan, mariritest to, no? Mariritest. Medyo nahihirapan ibagsak. Hanggang sa naibagsak niya, no? Meron naman tayo dito ngayon, panibagong order block. Alabasan, makikita natin kung saan tayo nag-re-reject. No? Re-reject, bagsak. Rejection, bagsak, then breakout. Kaso makikita natin, meron pa tayong isa pang resistance dito. Yan. No? Isa pang resistance. So, magre-reject ulit siya. So, magre-reject na naman ulit dito. Yan. I-extend natin na ganyan. Magre-reject. Hanggang sa na-breakout niya, no? So, ganun yung medyo some sort of importance ng order blocks. Kailangan natin bantayan yan. So, ito, in case na, meron na tayong, ano, no, 1-hour order block dito. Which is medyo nagsasuggest na meron tayong resistance level dito. Okay? So, kapag nag-breakout to, meron pa tayong kasunod na isa pang level dito sa bandang 43,800 area, no? Dito sa mga area to. So, kaya medyo, ano, no, medyo masasabi ko, medyo maaga ako nag-short dito kasi meron pang pwedeng i-push up to hanggang dito sa mga area to or pwedeng dito sa 43,500 area, no? Pero kung hindi at nag-breakdown na to, babalik na naman tayo doon sa, okay, medyo mahirap nang maibalik to the upside to dito sa mga area to kasi potentially magre-reject-reject yan dito hanggang sa dederecho pa baba. Ayun lang yung nakikita kong idea, no? Pero hindi laging nangyayari yun. Nagkakataon lang na madalas na madalas nagkakaroon ng move yun na gano'n, na parang some sort of yan. Ganyan, baliko, yan. Tsaka yan, no? Baliko na naman. O, basta, nag-gets yun naman yung ano, idea ko, no? So, napag-usapan na natin yung, ano, yung potential galaw nito. Mukhang meron pang fifth wave to, no? Na ganito, ulitin ko lang na meron tayong first wave, second wave. Mukhang ito ang third wave, ito ang, mukhang ito ang fourth wave. Tapos meron tayong paparating na fifth wave dito. So, ang target nito most likely, kung ito na ang, ano, ito na ang fourth wave, 1.618, siguro mga 4,500 area, 4,300, 4,400. Makikita natin, zoom out tayo, 4 hours. Ando doon yan sa low natin ngayon. O, basically, itong local low na to, no? Ando doon sa mga area yon. So, kapag nag-dump tayo dito, most likely mag-bounce muna tayo ng mahina at makakomplete natin itong 5 waves na to, makakomplete natin to. Expect ko, magbabounce tayo ng hanggang 0.5. So, pwede tayo makaano, no? Maka-reach ulit dito sa mga area to. So, ang kakalabasan, ano lang to na, hindi pa sure to, ha? Hindi pa sure to, ha? Makikita nyo, walang price dito, no? Walang price, pero andi dito yung fibs ko. So, hindi sure to, okay? Pinaproject ko lang yung pwede mangyari sa future. Pwede, hindi guaranteed, no? So, meron tayong first wave, second wave, at dun pa babagsak ng third wave potentially, or possible na ABC correction. ABC correction at doon natin makikita ang 38K. Okay? 38K. So, kapag hindi naman ganun at masasabi natin impulsive na impulsive pala ito, eh, kailangan ang pinakagalaw na ito, huburin lang natin saglit, ha? Yan. Tapos, balik, lagyan natin ulit ng linya dito. Ang alabasan, taga lang, ha? Paano ba ito? Mula dyan hanggang dito. Lagyan mo na 44,600. No? 44,600 area. So, lagyan natin ng fibs. Ganyan. Ganyan. 44,600. Saan banda yun? Ito, no? Asa? 44,600. Yan. 44,600. So, mapapansin natin ang mga levels na kailangan natin bantayan. In case na lumagpas tayo ng 38K. Dito, no? In case na lumagpas tayo ng 38K, makikita natin ang next targets natin dito. Itong 1.272 hanggang 1.618.
So anong saan ko nakita yung ano yung 32k area na yon? Nakalimutan ko na, pero meron tayong level dito na 32k area no na pwede natin pag rejectan. So nakalimutan ko saan ko nahanap yun, no? Pero tignan lang natin ah. Sa daily tayo, wag tayo sa weekly. Huwag nyo mo napansin itong nasa right side, gusto ko lang mahanap yung fib retracement na ito mula dyan hanggang dito. O tama ba to? Meron tayong i-re-replay ko nila siguro yung video mamaya, no? Kasi meron baka dito ayun 32k ayan. So mapapansin natin andi dito tayo sa mga area na to, no? Itong area to, okay? So andi dito rin ang start ng some sort of low natin dito. At doon natin pwede makita yung biggest, ito, biggest support level. Okay? At ito ang ano, ito ang first wave. Okay? Ito ang first wave. So, ibig sabihin kailangan hanggang dito lang tayo. Pag lumagpas tayo dito sa white line, delikado yun. Okay? Typical retracement area or pinakamalakas sa retracement area ang golden pocket. Kapag lumagpas tayo doon, madalas sa madalas, nagkakaroon ng continuation. So either pa-push up or pa-push down. Okay? So kapag nagkaroon tayo ng paglagpas, lalo na pag nag-close sa labas ng 618 hanggang 65, kailangan natin mag-ingat doon. Okay? So ayun lang yung point ko, no, na may possibility kung bakit importante ang 31k, kung bakit pwede tayo bumagsak hanggang 32k, 33k. Kung bakit meron tayong mga level sa 38k din na possibly pag bouncean in case na ano, no, in case maging bullish tayo bigla. So maraming basa, no, meron hanggang ngayon ang nakikita natin medyo babagsak-bagsak muna tayo dito, no, babagsak-bagsak muna. Hindi natin sure kung gaano kalalim. Kapag lumalim sa more than expected, doon tayo magiging mega bearish ang kalabasan. Potentially baka mag lower lows kapag lumagpas dito sa 31k. Okay, anyway, next na pag-uusapan natin ang Wyckoff distribution. Buray na nga lang natin to. Ayan. Wyckoff distribution, meron tayong Wyckoff distribution dito, meron tayong buying climax. Ito yung schematic one, no, meron tayong tatlong highs dito. Isa, dalawa, tatlo. Meron tayo dito ang accumulation at papuntang distribution. So papakita muna natin yung distribution sa ngayon. Meron tayong isang high dito, isang high, pangalawang high, pangatlong high. Okay? Nagpo-push down tayo sa ngayon. So makikita natin dito, nagpo-push down din tayo sa ngayon. At nagko-consolidate tayo of some sort dito sa mga area to, or basically dito, no, itong last point of supply na to. Hindi natin sure kung andi dito na ba tayo dito sa SOW, sign of weakness, or andi dito pa lang ba tayo sa mga higher levels ng last point of supply. So titignan natin dito, since nasa higher low pa tayo, ito, nasa higher low pa tayo dito, most likely ang binabantayan natin itong last point of supply na to. Okay? Hindi pa tayo naglo-lower low. Okay? Kapag nag-lower low tayo dito sa mga area to at nagko-consolidate tayo doon, doon natin mapapansin, okay, mukhang magbe-break to the downside na tayo. Okay? Nakalabasan, no, ang gagawin kasi nito, yung pinag-usapan natin, no, meron tayong 5 waves. Pwedeng magkaroon ng recovering ganyang klase. Hindi nga lang maganda para sa galaw ni BTC yan, kasi ang expect natin dapat mga banda dito ang recovery niyan. Yan. Pero kapag nakikita natin medyo hindi na umaabot sa mga retracement levels, ibig sabihin malakas na type of dump to. Okay? Kasi tinitignan natin sa shorter time frame, pero makikita pa lang natin ang data sa longer time frame kasi kakalabasan malakas na move siya, no? Possible mangyari 'yon, ha. So ganyan ang kakalabasan, no? Kung ganito ang ano, ang setup ni BTC. Hindi natin sure kung ganun talaga ang setup ni BTC. Okay? Pero makikita natin meron tayong uptrust after distribution dito na last push to the upside. Okay? So wala pa tayo dito sa consolidation area ng last point of supply, ah. Wala pa tayo doon. So andi dito pa lang tayo sa unang last point of supply, Then dito pa siguro yung last na yung pinakahuling consolidation bago mag-dump, kung ganun ang gagawin. So nakikita natin medyo highly likely nakamukha niya si ano, distribution schematic sa ngayon. Titignan natin sa daily to, yan. Yan sa line chart, titignan natin kamukha niya sa ngayon si distribution schematic number 1. Meron tayong BC, UT, UTAD.
Meron tayong BC. O, lagyan natin linya. BC, UT, UTD, UTAD. No? Itong mga to. At nag-breakdown tayo para sa potential last point of supply na una, last point of supply, then isa pang push down dito, panghuling last point of supply bago mag-dump. No? Ganun ang itsura ng distribution schematic na yun. Okay? So, parang ganito yun, ha? Parang ganito. Na meron tayong accumulation phase, magkakaroon tayong distribution phase. Ang pag-push down na ito, kailangan natin makita kung magkakaroon ng mga volume spike or mga low volume na breaks, no? So ito, for example, sa accumulation, meron tayo dito, no? So hanapin natin yung accumulation phase. Meron tayong ito, maliit na accumulation phase dito. Maliit na accumulation phase. Oh, sorry. Yan. Ganito lang gawin natin. Yan. Makikita natin nag-lower low tayo dito. Makikita natin dito ang low volume failed sell off dito. Tingnan natin ang volume niya kung tama ba sinasabi. Zoom in tayo. So, nag-dump tayo dito. Makikita natin yung volume nito mahina kumpara sa first dump nito. First dump. Ang lower low na dump nito, mahina ang volume kumpara dito, no? Makikita natin na meron tayong accumulation phase. Makikita natin ang breakout with high volume. Makikita natin dito, kapag nagkakaroon tayo ng break, tumataas din ang volume. Ito, ha, makikita natin tong volume na to, tumaas sa break. Okay? So dito, titignan natin sa distribution kung meron bang ganong nangyayari. Tignan natin. So, burin ko lang to. Yan. So, distribution phase. Kailangan ang pump na to, hindi ganong kalaki yan ang volume kumpara sa dump, no? So, tignan natin. Meron tayong volume. O, aso ano to? Mas malaki ang ano nito, ang green volume nito kaysa sa unang buying climax na to. Tignan natin, ha. Okay, tingnan, mapapansin natin, ah. Buying climax, mataas ang volume. Goods, meron tayo niyan, mataas ang volume. Sa failed rally, mataas rin ang volume pala nito, no? Failed rally. Pero mapapansin natin, yung rejection niya, mataas rin ang potential na volume nito. Hanggang sa makikita natin, pataas na ulit ang volume nito, no? Lalo na sa breakdown, no? Dito sa mga area to na di pa natin masyado makikita yung high volume sa breakdown, pero sa retest doon natin nakita yung sud-sud na high volume. Okay, kung titignan natin yan, meron tayong some sort of ganyan. Meron tayong some sort of ganyan. Tama ba to? O higher high to, no? Dapat. Makikita natin, yung push-up na ito medyo mataas, pero yung volume ng rejection niya mas malaki. Mas malaki ang volume of rejection. At ng mga last point of supply natin, mahina ang volume. Basically kasi weekends rin ngayon, no? So pwede natin ma-expect mahina talaga itong green volume na ito. Kaya babantayin natin yung Monday hanggang Friday. Okay? So makikita natin dito, yung mga retest na ito mahihina, no? Yung mga retest, mga mabababang volume hanggang sa magkakaroon ng push to the downside, no? So ganun din ang nakikita natin, yung mga some sort of retest, some sort of reaction ng price sa pag-dump, eh medyo mahihina. Pero ayun nga, weekends, no, di pa natin masasabi. So, alabasan, ang next target ito mga dito sa mga area to, no, which is delikado. So, di pa natin nakikita yung ano, yung mga volume spikes. Meron tayong volume spikes sa rejection, which is hindi maganda. Ayun lang yung nakikita nating data na nagsasuggest na bearish tayo sa Wyckoff distribution dito, no. So, ano pa ba? Meron tayo sa Last one na siguro to, ang BTC dominance. At teka lang, inom lang ang tubig, ha. Okay, so ito pala na, nagpa-play out na si ano, na BTC dominance. Na drawing ko na to, wala pa tong mga red candles na to, no? Wala pa tong mga red candles na to. Pero na drawing ko na to last time. Na meron tayong some sort of head and shoulders pattern or distribution schematic dyan. Na alisin ko na tong isang to, ha. Ito, alisin ko na to. Yan. Ito, distribution schematic 2. Hindi yan. Ito, distribution schematic 2 na meron tayong shoulder, head, shoulder na type of reversal pattern. Na nangyayari yun, no? Meron tayong head. Oh, actually, tanggalin mo natin to. Shoulder, head, shoulder, then nagda-dump. Kapag ang slope niya ipabagsak na ganito, madalas malakas na type of reversal tong gantong klaseng ano, no, gantong klaseng head and shoulders pattern. Kasi ibig sabihin, meron tayong high, low,
lower high, potential lower low dito. And pag magbabounce to, most likely dito lang magre-reject yan, then babagsak ulit, no? So ganun ang nakikita natin sa BTC dominance sa ngayon. So explain ko lang, ang BTC dominance hindi meaning na bumabagsak ang BTC dominance, eh babagsak rin ang BTC. Madalas kapag nagkakaroon ng galaw ang BTC dominance, ang meaning lang nun, pag mabagsak ang BTC dominance, hindi masyadong dinitrade ang mga tao sa BTC. Most likely sa altcoins, or baka wala talagang tinitrade. Okay? Ganun ang BTC dominance. Kasi may, ang BTC dominance percentage to, no, na sa buong crypto, siya ang pinaka-dominant. So 51% sa lahat ng crypto, siya ang tinitrade. Okay? Pero hindi niya meaning na nasabihin natin, for example, sa 1 million volume na nagde-trade at nagba-buy and sell, 510,000 ang nagde-trade sa BTC. Pero sabihin natin, meron tayong 500,000 na ano na volume. Basically, ang 51% ay basically parang 255,000 lang. So kalahati ng 500,000. Hindi ito nag-i-indicate ng volume, ha. Nag-i-indicate ito ng kung siya ba ang most traded sa entire volume na yun or hindi, no? Or basically sa buong crypto. Okay? So may mga ganito na hindi natin ganong kasure ang galaw ng BTC dominance, or more like paano ang relationship niya sa galaw ni BTC. Pero ang alam natin kapag medyo may start tayo, ito, no, kapag meron tayo some sort of start of pagbagsak ng BTC dominance, most likely lumilipat ng alts yun. Pero at the same time, kapag lumipat ng alts ang mga tao at medyo bumabagsak rin ng alts, may expect natin na mukhang may patapos na, nagtop na ang market, no? So parang early signs of ano to, early signs of ano ba tawag dito ng pag-top ng BTC. Early signs lang, hindi ko masasabing pang-confirm. Early signs lang siya, kasi kapag humihina ang BTC habang humihina rin ang alts, or basically lang, kapag humihina ang BTC dominance habang humihina rin ang alts, na hindi siya ganun kalakasan, dapat malakas din ang alts, kasi no, kasi kapag lumipat ang mga tao from BTC to alts, dapat lumalakas ang alts. Pero kapag humihina rin ng alts, kailangan natin bantayan yon. Kapag humihina rin ng alts habang bumabagsak ang BTC dominance, early signs ng ano yun, ng malaking dump. Nakalabasan na. So, pakita lang natin example, ha. BTC, lagyan natin ng lagyan natin ng index. Okay. So orange ang BTC, no. So makikita natin dito, nagdadump tayo, no, nagda-dump. Pero makikita natin, or more like nagda-dump ang BTC dominance, pero makikita natin early signs to ng malapit nang mag reverse to the downside si BTC. Okay? Doon lang siya nag-reverse to the downside nung natigil na ang pag-dump ng BTC dominance, no? Na habang nagda-dump to, doon pa lang siya nag some sort of bottom out dito sa mga area nito, no. Ayun, sa mga area nito. Ganun din dito, no, makikita natin early signs andi dito, no, early signs na medyo kailangan natin magpahinga sa BTC, no. Ito babagsak na to, pero nag-higher high pa to, okay, hanggang sa dumire-diretso na siya. Okay, so kung titignan natin yan sa alts, dadagdagan pa natin isa pa, total 3 yan. Actually, di ko pa nakita tong data na to, no. Oh, medyo malilito na tayo dito. No, so ang blue green yung ano, no, yung alts. Makikita natin sa alts, no, paano ba natin ano to? Iyan. Okay. So makikita natin sa alts kung nasaan nagkaroon ng delay. Makita natin malakas pa rin si alts, no. Tumataas pa rin si alts. Si BTC nagta-top out na dito. Top out. Makita natin, doon din nag-start ang malalakas na BTC dominance sa pagbagsak. So, ibig sabihin, lumilipat sa alts ang mga tao dyan. Okay?
So dito rin siya nagano nag-indicate, or basically etong unang dump na to ang nag-indicate na medyo parang magpapahinga na si BTC, no? Magpapahinga na si BTC. So gagamitin ng altcoins yan as oras para makapagpampa na isa pang higher high, or basically ATH, no? Hanggang sa sabay sila babagsak dun sa dun sa pagbagsak ng BTC dominance or pagbottom ng BTC dominance. So ganun kaya nakita natin dito sa samba yun. Ito, dun ba, ganun din ba nakita natin dito sa bottom na to, no? Actually, ganun din eh, no? So makikita natin, pwede natin ma-argue na talagang bullish si ano, no? Si BTC, kasi makikita natin nag-bottom out ang ano, ang ito, nag-bottom out ang BTC dominance banda dito, no? Parang triple bottom of some sort to, yan. Triple bottom of some sort. Then dun din siya nung nag-start mag-pump to, dun din nag-start mag-pump ang mga alts at ang BTC. Makikita natin mas nauuna si orange na BTC, no? Tapos hahabol lang si alts, no? Hahabol lang si alts. So mapapansin natin medyo bumabagsak na ulit ang BTC dominance. Mapapansin din natin yung same pattern na meron tayong high dito, pero meron tayong konting higher high pa dito na mukhang magta-top out na si BTC dito sa mga area to. Like dito sa dinrowing natin to. Ito. Saan yun? Ito. Iyan. Like dito sa na-drawing natin na to na mukhang magta-top out na si BTC dito sa area to. Sa unang bagsak nito. At si Alts pahabol pa lang sa pag-pump, no? So, once na mag-dump si BTC, hahabol din bigla-bigla si Alts sa dump na yun. Okay? So mapapansin natin delayed, may space dito. Makita rin natin dito, no, kung ipapantay natin ang bottom nila. Yan. Yan, yan, tsaka yan. Alisin natin 'to. Medyo bumabagsak na ang BTC dominance, ito no, bumabagsak. Makikita natin medyo nagta-top out na rin siya, pero si Alts medyo tumataas pa. No, makikita natin tumataas pa. So ang isa sa mga early signs na masasabi natin nag-top out na talaga tayo kapag si Alts nakapag, or basically kapag si BTC, no, hindi na nag-higher high at si Alts nag-higher high pa, doon tayo makaka-expect ng potentially baka mag-dump, no? So ay gusto ko ipakita ng relationship ng BTC dominance sa Alts at saka sa mismong BTC, no? So ayun, sige, update natin. Wala tayong trading idea dito. Masasabi ko yung trade ko ditong short sa 43,250 medyo maaga or medyo maasim. Titignan lang natin S&P 500. Obviously, hindi gumagalaw to kasi weekends. Naghihirap pa rin tayo sa ano na to, no? Sa golden pocket nito. Medyo naghihirap pa rin tayo dito. Pero kailangan natin hintayin yung Monday, no? Para masabi natin kung anong galaw ni S&P 500, dati DXY, pati na rin ni BTC, no? So ayun lang siguro update natin. Meron tayong, ayun lang kailangan natin tandaan, no? Meron tayong malaking potential of bearish setup sa ngayon para at least mag-correct na ganyan, sabihin natin, then magpa-pump na or pwedeng yung malalim na type of pagbagsak, baka continuation to the downside yun, hindi natin sure. Okay, ay lang problema, no, hindi masyado pinag-uusapan to sa internet kasi maraming taong ayaw marinig to, no? Kahit possible na mangyari, medyo di gusto marinig ng mga tao to, pero gusto ko lang rin kasi point out to na possible na mangyari to, no, kahit potentially baka ma-flame din ako, pero okay lang, maliit na channel lang naman tayo, pero mas masaya ako na nakikita ko yung potential na pwedeng gawin na BTC, na hindi lang tayo one-sided na full bullish or full bearish. Tingnan lang natin yung data, no, na kung ano ang pinaka sinasabi ng chart sa atin, sinasabi ng mga sabi natin RSI, no, makita natin ang RSI, napakalang bearish divergence na ito, no? So hindi natin magpagkakaila na meron tayong bearish divergence of some sort dito at malakihang klaseng bearish divergence to. So pwede tayo mag-dump dito, no? May setup ng malaking dump to. Wow, labasan, no? So example ng mga bearish divergence na ganyan, na puro higher high tayo, puro higher high ng napakatagal. Ito, puro higher high ng napakatagal, pero ang laki ng bearish divergence na ito, mega dump to, no? Meron din tayo dito, higher high to, meron din tayo dito, lower high, no? At ang kinalabasan, napakalaking dump na ito, no?
So ganoon lang 'yun, no, yung bearish divergence dito, no. So hindi natin masasabi kung saan yung pinaka-top nito ang problema, no, kasi sloping ano to, no, sloping pagpump to, no, yung sloping pump. Na makikita natin medyo humihina na yung pump nito, no. May curvature tayo. Makikita rin natin dito, hindi actually ganito to, dapat ganyan ang itsura niyan, 'yan. Tapos ganyan. May curvature tayo. Okay? So ito ang start madalas sa mga type of capitulation na matitindi or at least correction lang, no. So makikita natin mayroon tayong malaking correction dito, no. Meron tayong first wave, second wave, third wave correction, fifth wave. So dito rin pwede natin ma-expect yan. Meron tayong, kung bullish tayo, no, meron tayong some sort of first wave, second wave. Ang problema dito yung third wave, fourth wave, fifth wave nito, yung mini wave lang ng third wave ang magko-correct, no. Meron tayong first wave, second wave potential, third wave, fourth wave, fifth wave. Okay, ganyan ang kakalabasan na itsura kung bullish tayo. Pero pag bearish, hindi niya dapat, kailangan hindi niya babagsakan to, or more like kailangan niyang bagsakan ng first wave, no. Kakalabas meron tayong for example, one tas fake ano, fake pump, or malaking ano, malaking fake antag to, malaking bull trap na ganito, bull trap, then third wave, fourth wave, fifth wave na ganyan, hanggang sa magkakaroon tayo ng, o baka mas malalim pa tao, no, baka ganyan pa yan, yan para sa lower low, sabi natin. Then meron tayong mga targets dito sa 15k, 14k kung babagsak man tayo. Pero ilang group date natin, ingat sa trades, wala tayong trading idea kasi nasa delikadong levels tayo. Ako nagmamaasim lang ako ng short dito kasi nakikita ko mukhang ano, no, mukhang dun lang tayo magre-reject. Pwedeng mali ako, pero hindi siya highest probability na short sa ngayon. Hindi siya highest or strongest resistance sa ngayon. Medyo na late lang ako ng na konti, no, sa short ko dito sa nasa na yun, 43,250 area, no. So possibly mabingwit yan. Possibly mag-pump back to, no. Mga dito pa banda sa 44k or basically dito sa 43,500 pa yan. So pwede ako mabingwit, no. So ayun lang, ingat sa trades, GG's boys.